Ito, mabilisan lang. Explain natin ang four-stroke engine. Yan. Pangalan na natin yung mga piyesang may kita natin. Ito ang sigunyal, yung kulay dilaw na yan. Sigunyal o crankshaft. Ito ang piston. Black. Deep black. Ito yung cylinder head. Cam gear. Yung cam gear. Yung dilaw na yan, yan ang rocker arm. Tapos, itong pula na yan, yung mga valve springs. At nasa gitna yung camshaft. Ito yung pula na yan, timing chain. Chain tensioner, yung pula. Timing, chain guide. Pulley blue na yan, chain guide. Tapos ito, ang oil pump. Yan, simulan na natin paano gumalaw ang four-stroke engine. Ito, makikita nyo yung piston niya, yung gagalaw yan. Sabihin, pagpa-top dead center, kung parehas pasarado yung mga barbula, makikita nyo. Yan, pasarado yung mga barbula. Yan ang compression. Pa-compression siya. Yan. Yan, top dead center, compression na. Number one. Once, yun per cycle, compression. Tapos, ayan na. Naka-top dead center, di ba? Yan, bababa ang piston. Bumaba. Sabihin, nag-ignite na yung spark plug. Pumutok na. So, bababa siya. Ayan. Ayan, naka-bottom dead center na. Ayan, nababa yung piston. Yun ang number 2. Power. Sabihin, pumutok. Pumutok yung, baga nasunog niya yung gasolina tsaka hangin. Ang susunod naman dyan ay ang exhaust. Yan. Mapapansin nyo, habang tumataas yung piston, bubukas naman yung exhaust valve. Yung kulay pula na yan, yan ang exhaust valve. Yan. Kaya number 3 ay ang exhaust. Di tatlo na. Baga compression, power o ignite, tapos exhaust number 3. Ito naman. Yan. Ang top dead center ulit. Tapos pababa ulit ang piston. Yan. Sabihin, pa-intake na naman siya ulit. Nakabukas naman ang intake valve. Yung kulay green na yan. Intake valve. Yan. Yan. Buwaba na ulit. Yan. Kaya meron tayong 4 cycle. Yan ang 4 cycle. Baga, compression. Number 1, compression. Number 2, power. Number 3, exhaust. Number 4, intake. Tapos yan ulit. Nakompleto na yung cycle niya. Compression ulit. Yan. Kaya ang ano niyan, 2:1 ang ratio ng ikot ng sigunyal sa camshaft. Nakadalawang ikot ng sigunyal, isa lang ang ikot ng camshaft. Kumbaga dalawang ikot yung crankshaft, isang spark lang, isang putok lang ng gasolina. Hindi katulad sa mga 2-stroke engine, 1:1. Kada taas ng piston, nag-i-ignite siya. Kaya mas malakas ang makina talaga ng 2-stroke. Kumpara mo sa 4-stroke. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Compression.
tower. Exhaust. Tapos intake. Compression. Power. Boom. Nag-ignite yung spark plug. Exhaust. Yan, bubukas yung exhaust valve. Tapos intake. Bubukas yung intake. Compression ulit. Yan. Yan ang apat na cycle ng isang 4-stroke engine. Kaya na dapat alam ng mga mekaniko para hindi sila magkamali, hindi matukuran ng mga valve, mga clearance, timing. Yan ang importante, timing sa makina. Ayan. Ayan, dito naman tayo. Ayan. May papansin nyo, ayan. Bukas ang exhaust. Tapos ang intake. Ayan. So, kung nasusunog ang gasolina at ang hangin, sabihin, nagkakaroon ng carbon. Diyan pumapasok ang refresh ng engine. Yan, kung papansin nyo, ito. Piston yan, malinis, di ba? Umiitim yan, nagkakaroon ng carbon yan, mga tutong. Dahil sa nasunog na gasolina. Ililinis yan. Yan, pati itong combustion chamber, nililinis yan para bumalik sa dating tawag doon, dating performance ang makina. Ito yan, piston ring, pinapalitan yan pag lumuwag na o ano, sunog na. Yan. At ito rin, importante ang langis, ang oil pump. Pag nasira ito, sira lahat dyan. Simula sa mga bearing na sigunyal hanggang sa piston, magkakayo dyan. Tapos, ibabaw nyo yung cams, tsaka rubber arm, mga bearing, yan, magkakayo dyan dahil walang langis na umakyat pag nasira ang oil pump. Importante ang oil pump sa isang makina. Yan. Sana may natutunan kayo sa aking video. Sa susunod naman, discuss natin ang gearings. Gaano kaimportante ang gearing sa isang scooter. Ayan, discuss natin yan sa susunod na video. Maraming salamat sa mga nanood at mga may natutunan sa aking simpleng video. Susunod ulit. Salamat.